So sa ikalawang preseason game ng Lakers at ng Los Angeles Clippers, tinalo nga muli ng Lakers ang Los Angeles Clippers sa score na 131-106. At ang nanguna dyan, ang kanilang young player at ang kanilang bench warmer na din last season dahil wala nga siyang minutong nilaro at wala siya sa rotation na si Talen Horton-Tucker. Siya nga ay nagtala ng 33 points. Grabe, as may 10 rebounds, may 4 assists, and 4 steals. At meron nga siyang plus minus na 35. So napakataas nun para sa isang player sa isang laro. So last game nga, etong si Talen Horton-Tucker or THT ay maganda na nga ang nilaro. Maganda nga ang kanyang pinerform last game dito rin sa Clippers. Siya nga ay may 19 points noon at hindi nga nakontento, at ngayon naman ay 33 points ang kanyang tinala. So ito nga si Frank Vogel ay hinahayaan na gawin niya ang kanyang gusto sa court dahil preseason lang naman din ito, at pagdating sa season ay syempre sila LeBron na nga. Kaya nga't hinahayaan niya itong si THT na gawin kung anong gusto niya. Parang siya ang superstar ngayong preseason. At hindi naman nag-disappoint itong si Talen Horton-Tucker. Talagang pinapakita niya kung ano talaga ang potential niya, kung ano ba ang ceiling ng kanyang paglalaro. Ngayong nabigyan siya ng minuto ay talagang pinapakita niya kung paano siya maglaro at ang kanyang potential. At tuwang-tuwa nga dyan sila LeBron at sila AD. Dahil ito nga si LeBron ay nag-tweet pa. Sinabi niya, "Telling you right now, this kid is flat out special. Mark my words." So malaking papuri yan para dito kay THT. Lalong-lalo na nang galing pa ito kay LeBron James, na isa sa mga pinakamagagaling na basketball player sa buong history ng NBA. So magandang papuri yan para sa kanya at confidence booster nga yan. Tingnan nyo naman, next game ay nag-drop siya ng 33 points. So ito nga si THT ay 20 years old pa lamang. Dinrop siya ng Lakers nung 19 years old pa nga lang siya, at dinevelop nga siya at pinalaro siya sa G League ng Los Angeles Lakers. At mukhang nag-pay off naman yon at nakakuha siya ng experience doon. At mukhang nakatulong nga ito sa kanya dito sa paglalaro niya sa NBA. So ito nga si Talen Horton-Tucker ay wala pa sa rotation ng Los Angeles Lakers. Kagaya lang nung last year, wala nga siya dahil maraming magagaling at hindi nga siya fit. Pero ngayon, pinakita niya ang potential niya dito sa coaching staff ng Los Angeles Lakers at sa buong NBA. Hindi natin alam kung mabibigyan siya ng minuto sa regular season. Pero sana, diba, bigyan ng chance ng Los Angeles Lakers na mapunta sa rotation nila. At tingnan nila kung ganun ba talaga kagaling si Talen Horton-Tucker. So nakikita kong similarity ng paglalaro niya ay dito sa Houston Rockets guard na si Eric Gordon. Magaling silang slasher, pareha sila. May dribble, magaling mag-handle, tapos kayang-kaya makipagbanggaan. Meron silang magandang shooting. Pero si Eric Gordon ay shooter na talaga. Kung ikukumpara mo dito kay THT dahil hindi pa nga siya ganun kagaling pagdating sa shooting. Tapos both great defender. Kaso nga mas mahaba ata itong si THT pagdating sa wingspan dito kay Eric Gordon. At active hands. Nagtala nga siya ngayon ng 4 steals laban sa Clippers. So ito nga si THT ay may tools sa kanyang kamay para maging isa sa mga magagaling na player dito sa NBA. Titingnan lang natin kung mag-i-improve talaga ang kanyang paglalaro. Pero kung nag-improve talaga siya, nakita naman natin kung ano ang potential niya. So kung i-improve niya yun, ay hindi lang natin alam kung ano talaga ang kanyang mararating sa NBA. Pero huwag natin masyadong i-hype itong si Talen Horton-Tucker dahil preseason pa lang din naman ito at hindi masyadong sineseryoso ng mga teams ang mga laro. Pero at least pinakita ni Talen Horton-Tucker kung ano talaga ang kanyang potential at ano ang kanyang laruan pagdating sa NBA level. Nakita naman natin na minsan ay binabantayan nga siya ni Kawhi Leonard at ni Paul George, at ganun din minsan bumabantay din siya kay Kawhi at na-stealan niya pa nga itong si Kawhi Leonard. Pero anyways, may tanong lang ako sa inyo guys. Sa tingin nyo bang itong si Talen Horton-Tucker ay may magandang future at may mahabang karir na ilalaro sa NBA? Magiging future all-star ba siya? Or possible superstar? Or wag natin masyado siyang i-hype dahil preseason lang ito? Comment down below your opinion. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video, and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video, bye!